Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Ano, today's vlog ni Payong Kaibigan ay mabilisang update lamang po tayo kasi meron pong nilabas na advisory or announcement yung ating Bureau of Immigration. Patungkol po ito sa mga pagbabago na mangyayari na pagdadaanan po ng mga kababayan nating Filipino, 'di ba? Na pauwi po diyan sa Pilipinas. Ito po ay effective or magsisimula April 1, 2024. Kaya makinig po kayo mabuti. Sino po ang apektado nito? Ulitin po natin, lahat po ng international Filipino passengers na dadaan po sa lahat din ng international ports of entry, 'di ba? Na ipaprocess po through e-gates o yung electronic gates na tinatawag natin. So ayon po sa announcement ay tatanggalin na po yung arrival sticker, 'di ba? Kung kayo po ay nakadaan na po sa electronic gates, so ganito po yung proseso ng electronic gates natin din sa Pilipinas. 'Di ba? Dadaan ka po diyan, i-scan niyo po yung boarding pass, yung passport, magda-thumb mark po kayo, pipicturan ganyan, at pag nakalabas, bago po kayo lumabas, meron na pong arrival sticker kung saan yung arrival sticker na 'yan ay ididikit po natin sa blank page ng ating passport. So ayon po sa announcement nila, ay simula April 1 ay tatanggalin na po yung arrival sticker na 'yan, at bilang kapalit po niyan ay makakatanggap na lamang po tayo ng arrival confirmation. Saan? Doon po sa email address na nilagay po natin noong nag-register po tayo sa e-travel bago po tayo umuwi ng Pilipinas. Okay? I hope that is clear. Kung meron po kayong mga tanong, ay ilagay nyo lang po sa ating comment section sa baba. Diba? Notwithstanding, the Bureau of Immigration Arrival Border Stamp. Pwede pa rin naman po tayo, 'di ba, na maka-request ng border stamp, tatatakan niyo na ating passport. Maybe affixed onto the Philippine passport by the immigration officer assigned at e-gates upon request. So kung mag-request po kayo, natatakan yung passport niyo, ay pwede naman. Tatakan po 'yan ng immigration officer na naka-assign doon sa electronic gates. Ito po, muling paalala mula sa ating Bureau of Immigration, para daw po sa mabilisan na pag-process ng mga passengers, 'di ba, na pauwi ng Pilipinas, lahat po tayo ay inuutusan, 'di ba, na mag-register, 'di ba, or update our information sa e-travel system at least 72 hours prior to the intended travel. O yun. So ito po, yung aking opinion lamang. Ang medyo nakakalungkot lang po dito sa proseso na napauwi natin sa Pilipinas ay kung saan medyo kabisado na, gamay na ng mga kababayan natin yung dating e-travel, 'di ba, using yung website lang. Kung saan nakabisado na natin ay tsaka po sila mag-introduce nitong panibagong sistema na may e-gov.ph na 'yan. Nakakalungkot lang kasi alam natin lahat na napakarami pong version, napakarami na pong pinagdaanan ng e-travel na 'yan. Pero wala naman po tayong magagawa kundi mag-comply kung ano po yung travel requirement na pinapatupad diyan sa Pilipinas. Okay? Para naman po, 'di ba? Sa mga nagtatanong kung paano po mag-generate ng QR code diyan sa bagong e-travel na 'yan, may ginawa po tayong video. Ilalagay ko po sa comment section ng video na ito sa ating YouTube channel, guys. Panoorin niyo po. Simula po 'yan sa pag-download ng eGovPH, 'di ba? Pag-sign up and then pag-verify ng ating account until sa generation po ng e-travel QR code. Yan po ay ginawa natin upon request din po ng ating mga kababayan para at least may guide po sila, may gabay sila kapag po sila ay mag-register diyan sa e-travel at least ha 3 days or 72 hours prior to our departure mula po sa bansa na ating pinanggalingan. So yun lamang po yung ating quick update on today's vlog ni Payong Kaibigan. Marami pong salamat, guys. Always stay safe and God bless. Ready.